kalayaan ng aming mito, ang kapayapaan ay gustong wasakin ng puwersa ng kaguluhan. Sinakripisyo ni Thor ang kanyang sarili upang mailigtas ang ibang mga mundo kasama ang mundo ng mga tao. Pero nararamdaman ko, parating na ang oras ng isang gaya ni Thor. Marami na si mga kawan natin ang matay. Dahil sa mortal ang takapangalaga ng Mjolnir. Kaya inisip ko gamitin ng mga tao para kalaban siya. Malakas ang kutob ko na hindi nagtatapos kay Erwin ang mga plano ni Loki. Kailangan ko bumalik sa aming kaharian para alam ito. Thank you for agreeing to do this interview. You admit to the charges against you. Inamin ko, tinakas ko si Erwin. Napakalma ko na si Erwin, pero pinagbababaril pa rin siya ng mga kapulisan natin. Naminalan namin ang Asgardo. Kaya namin itong ibahin ang anyo ng libo-libong mortal at gawing mga kawal natin. Asgardo? Kailangan malaman to ni Sif. Kailangan makabalik agad tayo sa mundo ng mga tao. Alis na kayo. Kung nakaligtas ka noon, hindi na ngayon. Meron daw mga bagong kaso ng nawawalang lalaki. Parang may mga kumikintap sa lalaki dito sa barangay. Mukhang may lakad kaya ata. Taksi ako ng mall. May isasangla ako. Saman ako ata. Mga buwisit kaya! Palabasin niyo kami dito! Mga hayop! Wala kayong puso ang mga halimaw kaya! Halimaw? Kayo ang magiging halimaw. Frankie, ihanda mo na yan. Simulan na natin ang kanilang pagbabago. Saan ako ata? Sa magulang ko. Maming ka, saan mo nakuha itong singsing na to? Bayong, kalma. Kalma lang. Sa basurahan sa baba, sa labas ng planta. Alvin, maupo ka muna. Bayong, ano pang problema? Ito yung singsing na ibibigay ni Erwin kay Cynthia. Baka naman naiwan niya lang dito. Ito yung pinakita niya sa akin nung huli kami nakita. Sa sakayan, sa labas ng planta. Hindi kayo pwedeng umalis. Ayan na! Nagiging mga halimaw na sila! Ah!
Sigurado kang dito mo sa planta na kuha to? Kaya lang, Bayang. May nangyayari sa ilaw, oh. Sinasabi ko na nga, Abe. May kakaiba sa planta na to, eh. Hoto ng tao na pinaghalo gamit ang kapangyarihan ng Asgardium. Hindi ko pa man mabuhay pa ang aking mga anak. Pero nasimulan ko na buhay na aking hugbo. Ang hugbo na maghasik ng kaguluhan sa mundo. Patay! Bakit? Sobrang laki ng pultayang ginagenerate ng Asgardum. Baka hindi kinakain ng mga makina natin. Bukan sasabog tayo! Sige po. Teka lang, sandali. Tapos yung duty natin, Bayong. Yung kailangan daw nila ng tulong. Tulong ako. Pero, Bayong. Mahina ang pyesa nila dito sa Midgard. Hindi kaya ang Asgardium. Ang mahalaga ay natapos ng proseso ng pagbabago ng aking mga halimaw. Oo. Oh. Ang kukit nilang matulog, oh! Kulang ang apat na yan para sakupin ang mga mundo sa Yggdrasil! Di na natin maaaring gamitin panguli ang Asgardum para gumawa pa ng mga halimaw! Kapag inulit natin, baka sumamog ang planta sa sobrang lakas ng kapangyarihan nito! Papapagalin ito ang pagbuo mo ng hukbo! Nagantay na ako ng ilang milenya. Kaya ko na maghintay uli. Kaya gawin nyo na ang kailangan nyong gawin para magsimula na tayo uli. Kung kinakailangan sa ibang mundo tayo, magsimula ng ibang hugbo. Gawin nyo! Pansamantala, sapat na tong apat kong halimaw. May paglalaruan na ako. Gising mga halimaw ko! Gising! Kung kailan naman nagbukas yung planta, saka naman nagka-brown out. Sana nga walang nangyaring masama eh. Hindi pa naman nakaka-uwi itong si, ano, Victor tsaka si Percy. Ikaw naman kung makapag-alala eh. Ikalalaking bulas ng mga yun ah. Kahit na pa, ano namang laban nila sa mga halimaw na nagsusulputan ngayon? Buti sana kung may pagka-superhero sila tulad ni Hammerman. Eh, alangan din naman yung Hammerman na yan eh. Hindi ba may tinulungang halimaw yan? Pa si Erwin yun eh. Na naging halimaw. Basta, hanggat nandito tayo sa loob ng bahay natin, wala tayong dapat alalahanin. Walang makakapasok na halimaw dito sa atin. Kung gusto nila, subukan nila. Eh, lagot sila sa akin pag nagkataon. Ay, teka. Maghahanap ako ng kandila doon sa kwarto ko. Kalimutan mo na yung mga hali-halimaw na yan. Bilisan nyo! Lampas na! Dali! No! Dali! Oh! Asa yung iba? Natukusan mo! Lampas! Lampas! Please! Bilisan nyo! Please! Tulang! Tulang! May mga tao pa sa loob! Stuck na sa generator 3! Hindi sila makalabas! Victor! Huwag ka na tumulong dyan. Hayaan mo na sila. Walang tayong magagawa. Malakas ang apoy. Hayaan, sir. Mga kasama natin. Tutulungan ko sila. Huwag! Patay mo na nga yung apoy. Baka kung saan pa umalat yan. Hayaan mo na yung mga tao sa loob. Dre, estado ka dyan. Huwag ka pakabayan eh. Hindi ikaw si Hammerman. Teka.
ako. Sandali, babalik ako. Saan ka pupunta? Tatakas ka? Kumuha ang fire extinguisher sa loob! Sir, paano yung mga tao sa loob? Hayaan nyo nga sila. Wala na tayong magagawa. Malakas na apoy! Meron! Victor! Dre! Ikaw pa kahiro! Sa puso niya sa ginagawa mo na yan eh. Ano ba yung suot mo, An? Masasali kasi ako ng cosplay pageant. Ito yung ilalaban ko. Street. Bilang higad. Yan ba uso sa mga millennial ngayon? Siyempre hindi. Ito ang uso. Suot yan eh. Ano ko, sintidor ka pa isa ka, ha? Joke lang. Si Papa. Wow, ano naman naman? Ikaw naman eh. Hindi ka ba may sa costume? Costume? Hindi ko costume. Wala ka suot costume. Ano? Tulog anak natin. Teka na. Victor, ako nang bahala sa kanya. Marami pa sa loob. Bituro na sila. Bilis! Ayoko makalabas ang nangyari dito. Ayoko madungisan ang planta. Lalo na ngayon. Yes, Doc. Swerte ka. Nariyan si Victor. At kung may namatay dito, problema yun. At kapag sa'yo galing ang problema, patay ka sa akin.
na. At wala nasaktan dahil sa'yo. Makakatrabaho natin yun, Win. Sigurado ko ako nandun. Gusto ko rin na may tumulong sa akin. Ginawa ko lang ako ng tama. Tre, hindi naman yung usapan ng tama at mali eh. Kakaibang katapangan yung pinakita mo. Dahil mo pa nga si Hammerman sa katapangan. Sinerte lang ako siguro, Dre. Pero kung nilalas ako, makakatangahan at hindi katapangan ang sinasabi mo tungkol sa akin. Dre, pasensya ka na nga pala sa nangyari kanina. Hindi ko alam kay Erwin pala yung sing-sing. Tapos binala ko pang ibenta. Pasensya na talaga. Kapos lang eh. Wala yan. Tataka lang kasi talaga ako eh. Paano na pandatong sing-sing na dito sa planta? Bisitindahan kami ng alas huling nakita ni Erwin. Nung gabi na nawala siya. Hindi kaya tama yung bayaw mo? Baka may hokus-pokus na ginagawa dito sa planta. Victor, gusto kang makausap ni Doc Nicolay. Meron manalo dito. Yes, ma'am. Sandali lang po. Ingat ka, Dre. Ayan. Ayan. Sus, nagtampo ka to. Uy. Huwag ka na kasi magtampo. Natawa naman kasi talaga ako dun sa konsepto mo na ano kay higad kay. Ito naman, oh. No? Uy. Kailangan mo ba ng partner sa pagkocosplay mo? Uy. Ano ka ba? Uy. Huwag ka na kasi magtampo. Ano ka ba? Ganda naman ng konsepto mo eh. May pambawi ka naman eh. Alam mo, dahil doon, pakiramdam ko mananalo ka. Ikaw yung maako ng trophy. Panalo? Oo. Oh. Eh, ayaw nga ni Papa. Bigla lang yun. Ikaw naman kasi, magde-design ka ng costume yung mahalay pa. Alam mo, pwede naman siguro natin dagdagan yun ng konting ano, di ba, yung pangtakip lang dito. Isang yan. Pangit ka, oh. Okay, 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 fine. Pero kahit ano naman gawin ko, hindi naman talaga ako sinusuportahan ni Papa eh. Hindi niya gusto yung mga trip ko. Feeling niya sinasaya ko lang oras ko sa pag-cosplay ko. Sinabi niya yun? Hindi. Pero yun yung pinaparamdam niya sa akin. Hindi siya pumunta sa mga events ko. Kaya mas tayo kong namimiss si Mama. Alam mo, pakiramdam ko kung nandito si Mama. Kung nandito siya 100% yung suporta niya sa akin. Di tulad ni Papa. Asa na ba talaga si Mama? Bakit hanggang ngayon, bakit hindi natin siya makontak? Nasaan ba talaga siya ate? Busy siguro. Canada. Pero sige, ano? Ano, sige, hanap tayong paraan para mapag-video call tayo sa kanya ulit. Ayun, salamat naman. Nagkailaw din. Naman na yan, oh. Iyak ka nang iyak, eh. Ano umiyak? Diba? Wala ito, ate. Basta, promise mo kukontakin mo si Mama.
Miss ko na talaga siya eh. Alam mo yun natin na... Masarap kasi sa feeling na may na-achieve ka. Tapos, proud sa'yo yung magulang mo. Hindi ko naman yung maasahan kay Papa eh. Pero kung si Mama... Si Mama matutuwa yun. Natutuwa siya sa akin. Sige. Promise ko yan. Promise? Promise. Promise. Salamat, Victor. Maraming salamat. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, eh, malaking problema ang kakaharapin ng planta natin. Wala nga naman po, Doc. Sisiguraduhin ko naman makakompensate yung tatang mo. Dapat may reward yan. Alam mo, kakaiba yung tatang mo. May naalala ko sa'yo. Sino po? Never mind. Ano nga palang reward ang gusto mo? Lalo na ngayon, mainit ang mata ng gobernador sa planta natin. May mga media dyan na mali-aligid dahil gusto lang tayo pulaan. Alam kong may namatay dito? Victor, sigurado akong may negative attentions naman tayo. At ayoko yun. Kaya kung tutusin, Victor, you are my hero. You are my friend. Kaya kung may magagawa ako para sa'yo, sabihin mo lang, kaibigan. Close pa kayo niyan. Atin niyan eh. Kaliwa yung ginamit ko. Pag ikaw ka lang. Kakao nga pala. Doc, may magagawa po kayo. Victor, sabihin mo lang. Ano gusto mo? Tungkol sa kaibigan ko. Ano yun? Doc Nicolay, may tinatago ba kayong kakaiba dito sa planta? Pinaghihinalaan pa ako, Victor. Ano, Victor? Pinagbibintangan mo bang may ginagawa o kapapalagan dito? Hindi naman kayo, Doc. Nagtataka lang ho ako, baka... Ikinalaman ho yung planta sa pagkawala ng kaibigan ko si Erwin. Si Erwin? Yung naging halimaw na si Erwin? Victor!
Wala. Akala ko pa naman matalino ka, Victor. Geothermal power plant tayo. Paano mo masasabing... Nakagawa tayo ng halimaw. Ito ko kasi, Doc, na nakita ko ito ni Arvin. Kay Erwin ho ito, ibibigay ho sana niya ito dun sa mapapangasawa niya. Ibig mong sabihin, dito ho siya nagpunta nung nakahiwalay kami. Tinitingnan ko lang ho kasi lahat ng posibilidad, Doc, para malaman namin kung ano ho nangyari ka. Okay, fine. I'll give you the benefit of the doubt. Total, may CCTV naman ng buklanta. Bukas na bukas, I'll ask Jay para i-gather lahat ng footages at ibigay sa'yo para makampanting ka. Okay ba sa'yo yun? Yes, Doc. Maganda yung simula yan. Salamat po, Doc. Walang problema, Victor. Gusto rin lang itong tulungan. What are friends for? Salamat po, Ma. Doc, mauna na po ako. Thank you po. Ingat ka. Thank you. Nakita to nung kasamahan ko sa planta, Cynthia. Para sa'yo to. Pinag-ipunan niya ni Erwin. Gusto niya magpakasal sa'yo. Sigurado ako, yun yung una niyang gagawin pag nagising siya. Sana nga, Victor, magising na siya. Sabi ng mga doktor, umu-okay na yung kalagayan niya, pero naguguluhan ako. Hindi nila alam bakit siya nagkaganon. Ba't siya ganito? Bakit naging ganon yung itsura niya? Itong lito na ako. Huwag ka mag-alala. Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko para malaman ko kung ano talaga nangyari kay Erwin. Cynthia, huwag ka mag-alala. Salamat, Victor, ha? Alam mo, sobrang swerte ni Erwin na meron siyang kaibigan kagaya. Dre, ising na! Marami tayong sasali ang liga eh, no? Hindi ka pa bayad sa utang mo eh. Cynthia, siya nga pala ito. Konti lang to pero makatulong na rin sa gasto. Hindi na, Victor. Okay na, salamat. Tsaka sinagot na ni Doc Nicolay lahat ng gastos dito sa ospital. Sobra pa nga eh. Doc Nicolay? Mm-mm. Pag nakita kayo, ha, pakisabi sa kanya salamat. Kasi kung di dahil sa kanya, makapinalayas na kami sa ospital na to. Bakit, Victor? Nagsipan ko pa kasi siya ng masama eh. Pero baka mali ako. Baka nga talagang mabait si Doc Nicolay. Narinig ko usapan ninyo nung paborito mo. Alam niyang may ginagawa tayong kakaiba dito. Buti pa, dakpin natin siya at gawing halimaw! Hindi. Iba ang bahala ko kay Victor. Akong bahala sa kanya. Madali ko siyang papaikutin. Wala ka pa rin pinagkaiba, Loki. Hindi ka pa rin nagsasawa sa walang katapusan mong paglalaro sa mga problema.
Alam mo, Nidhog, kapag dumadami ang problema, lalong lumalalim ito. Mas gumugulo. Kapag mas magulo, mas masaya. Ah, ganun. Gusto mo ng dagdag na problema. Doc. Kailangan niyo panoorin to. May nangyaring kakaiba kay Irwin kaya siya nag-iba ng anyo. Hindi siya masamang tao pero may nagpasama sa kanya. At yun ang kailangan nating alamin. May dahilan kung bakit naging halimaw ang mga halimaw. At yun ang hahanapin ko. Yun ang pipigilan ko. Ako? Hahanapin? Eto na! Huwag na kayo magwala! Dahil pakakawalan ko na kayo. May nag-aamon na kahit o tayo pigilan! Sige! Pagbigyan natin siya! Lumabas na kayo at ibigay niyo sa akin si Hammerman! May mga mamaw na sumalakay sa park. Pinuntir niya po nila yung mga cosplayer. Nananalasa ang mga halimaw dito sa cosplay event. As of now, apat na halimaw na nakita namin. Hammerman, kung nasaan ka man, kailangan ka namin ngayon. Saan ba galing ang mga to? Huwag natin alam, may umuwi na lang tayo. Buti na lang nakabalik na tayo sa Midgard. Mas ligtas tayo dito. Ano nangyayari? May mga totoong halimaw na nanggugulo dun sa park. Tumakbo na rin kayo! Duda ko si Loki ang may pakalala lahat ng to. Paano mo nasisiguro na dadating si Hammerman? Dahil bayani siya! Apat! Laban sa isa! Kanino ka pumusta? Papasagin ko lang trip nito.